mainit na balita ngayon tanghali. Umano'y nangyaring hacking sa regional office ng DepEd, iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology. Apat sa 52 mga biktimang nasugatan sa aksidente sa simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan, patuloy na nagpapagaling. Department of Transportation planong magpatupad ng biometrics sa mga pasahero sa airport. 85 tao na sakay ng isang nagkaaberyang ro-ro vessel sa Tawi-Tawi nasa gitna ng Philippine Navy. Prabowo Subianto na halal bilang bagong presidente ng Indonesia. At Wish Day Tides mapapanood na ngayong Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Webes, February 15, 2024. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga individual at grupo na nag-ambag ng mga programa o inisyatibo na nagsilbing inspirasyon at nagpaangat sa buhay ng mga Pilipino. Maging ang mga taong kumilos sa panahon ng COVID-19 pandemic ay pinarangalan rin ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang report ni Nel Maribohok. We assured that this government continues to support every initiative to further strengthen our research and development environment, to enhance the country's quality of education, and to preserve our culture and our heritage. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng gobyerno sa mga programang makapagpapalakas sa research, makapagpapaganda sa kalidad ng edukasyon at mapanatili ang kultura ng mga Pilipino. Ito ang kabilang sa binanggit ng Pangulo sa seremonya ng paggagawad ng Presidential Medal of Merit at parangal sa Outstanding Government Workers ng taong 2023. Ayon kay Pangulong Marcos, napatunayan ng mga empleyado ng gobyerno na ito ang pagpapakita ng mataas na antas ng paglilingkod bayan sa gitna ng mga panganib at tukso. Kinilala rin ni PBBM ang mga individual at grupo na tumulong noong panahon ng COVID-19 pandemic, kabilang na ang contact tracing team ng Baguio City. We recognize the accomplishments of the lead contact tracing team from the city government of Baguio. Major Benji Magalong is here to join us for these festivities. They have introduced an effective and efficient contact tracing system. Muli ring inihayag ng Pangulo ang suporta sa mga programang makatutulong sa kapakanan ng civil servants. Kabilang naman ang mambabatok ng Buskalan na si Apo Wang Od sa nabigyan ng Presidential Medal of Merit. Her contributions to the preservation of Philippine traditional arts and practices cannot be overstated. We are honoring Apo Wang Od for works that have made her and the country famous. Nel Maribohok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Aprobado ng House of Representatives at Senado ang alokasyon ng pondo sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program sa ilalim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kaya tanong ng mga mambabatas, bakit iniuugnay ang programa sa kontrobersya kaugnay ng People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas? Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. 26.7 billion pesos ang halaga ng nakalaang pondo sa ayuda para sa kapos ang kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa taong 2024. Nakasaad ito sa special provisions ng 2024 General Appropriations Act o GAA. Kaya nagtataka ang mga kongresista kung bakit tila hindi ito alam ng mga senador. Aprobado ang pondo ng Senado at House of Representatives sa Bicameral Conference Committee hearing.
Sa ipinakitang pahina ng General Appropriations Bill ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez, kasama pa sa mga pumirma rito si Senadora Aimee Marcos. Kaya ipinagtataka ng mga kongresista ang pagkwestiyon ng mga senador sa programa at pag-uugnay sa kontrobersya kaugnay ng People's Initiative Campaign. Para malinawan lang po natin na Senator Aimee, ito po, nakabilog yung pangalan niya. Na pumirma po siya sa BICOM report. Sana po, tiningnan niya to. This 26.7 billion. Binilugan ko po yung pangalan niya na pumirma po. Ako, ayun po, nakapirma po ako dito. Si Congressman Jill, nakapirma rin dito. Si ako, nakapirma. Lahat ng miyembro po ng BICOM conference, nakapirma po rito. But nowhere in the GEA does it specify that it's going to be used for PI. At I think I was also following the hearing, wala naman sinasabi yung DSWD na gagamitin nila sa PI yon. Bakit po pilit na binibigyang kulay yung mga ayuda ng gobyerno at pilit po na ikinokonekta dito sa People's Initiative? Eh, ayuda po yan ng gobyerno. Di porket insertion po ito sa BICOM, ibig sabihin ay may masamang intention. I hope we can do away with the putting malice to that. Dagdag pa ng mga ito, walang kinalaman ng House of Representatives sa pagpapatupad ng programa dahil ang DSWD ang nangangasiwa rito. Ikinagulat ni Senador Marcos ang programa at inilarawan ito bilang magical project. It is the DSWD that has sold authority over these funds. That is clear in the budget law. Clearly, it's very clear that the speaker has no house member, has no role in the implementation of the program and the release and spending of funds. Samantala, batay kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, wala pang kahit isang sentimo ng AKAP budget ang nagagastos dahil kasalukuyan pang binubuo ng DSWD ang mga panuntunan sa pagpapatupad ng AKAP program. One-time cash assistance ang AKAP program na nagkakahalaga ng 5,000 pesos at ipagkakaloob sa bawat near-poor, low-income family na apektado ng lubhang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nangako sa House of Representatives ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na palalawigin pa ang benefit at coverage packages nito. Nagbabalik si Rosa Licoz. Araw ng Miyerkules, February 14, nang maging epektibo ang 30% increase sa benefit at care packages ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth para sa ilang karamdaman. Sa pagdinig ng House Committee on Health, umapila ang mga mambabatas na itaas pa ang sinasagot ng PhilHealth sa mga bayari na mga pasyente. Di lang po 30% dapat. May mga sakit po dyan na more than 30% or kahit na magdoble, maglimang beses katulad po ng cancer, ito po ay dapat walang limit, dapat po full coverage. Suportado naman ng presidente at CEO ng State Health Insurer ang pagpapalawig sa mga benepisyo. Layunin nitong mapababa pa ang mga bayarin sa pagpapaospital o pagpapagamot ng PhilHealth members. We are one with Speaker Martin when he says we have to aggressively and continuously increase the case packages of PhilHealth across the board. No, we are 110% with Speaker and with PBBM with regards to improving the healthcare system of the country, improving the case packages, and of course, successfully implementing universal healthcare. Gayunman, pinangangambahan namang magresulta ito sa pagtaas ng kontribusyon sa mga miyembro ng PhilHealth. It will depend on, kasi question number one is, ano bang mga klaseng ospital at sino mga klaseng mga pasyente, question number two. Number three, para sa anong mga sakit. Kasi pag sinabay-sabay mo lahat, syempre hindi kakayanin ng biglaan. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader, ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo,
May pondo ring nanggagaling sa gobyerno para tustusan ang mga benepisyong ipinagkakaloob ng PhilHealth. Bukod pa ito sa mga kontribusyong nanggagaling sa PhilHealth members. While this administration is here, we will keep on funding this. Kasi nga po, kung hindi man sasapat yung contribution sa mga kababayan na. Samantala, nasa 50 billion pesos ang ibinayad ng PhilHealth sa mga unpaid claim nito sa mga ospital at doktor sa huling limang buwan ng 2023. Sang-ayon nito sa ipinangako ng PhilHealth sa Kongreso noong nakalipas na taon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ni Senator Aimee Marcos ang panukala ng Commission on Elections o COMELEC na ianal o ipawalang bisa ang humiiral ngayon na National List of Registered Voters o NLRV. Ito ay bilang paghahanda sa 2028 national and local elections na malinis ang kanilang datos. Narito ang report ni Dante Amento. Isusulong ng Commission on Elections o COMELEC na ianal o ipawalang bisa ang kasalukuyang National List of Registered Voters o NLRV bago ang 2028 national and local elections. Sinabi ni Chairman George Erwin Garcia, sa pamamagitan nito ay maalis ang mga duda at mga isyu tungkol sa listahan ng mga botante lalo na tuwing may eleksyon. Kabilang na rito ang double o multiple registrants. Kung mapapagkuunan lang ng ating kagalang-galang na Kongreso na baka gusto nilang i-anal ang list of voters sa buong bansa. Kailangan anya nito ang batas at pondo para sa mga makabagong teknolohiya na gagamitin para maging updated ang biometrics data. Kung sa umiiral na biometrics data ay fingerprint lang, nais nilang madagdagan ito ng facial o kaya voice data. Hindi dahil naniniwala tayong madumi, hindi po yun. Kung hindi para mawala po ang duda ng bawat isa, lalo na yung mga tatakbo sa 2028 elections, lalo na ang mga kababayan natin na lagi na lang may agam-agam bakit ganito ang listahan, bakit merong nakakaboto pa rin kahit na dapat ay namatay na o dapat tinanggal na. Paliwanag ng komisyon, pagkatapos malinis ang voters list, magkakaroon ng general re-registration at kaya nila itong gawin ng 2 buwan. Kaugnay nito, suportado naman ni Senator Aimee Marcos, Chairman ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ang panukala ng COMELEC. Handaan niya siyang mag-author ng panukalang batas para sa hakbang na ito. Bagaman wala pa siyang natanggap na formal na impormasyon mula sa COMELEC hinggil dito. Wala pa naman siya binibigay sa akin. Okay. So I'd be very, very happy to author it, sponsor it, and push it forward. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Aabot sa nasa 100,000 individual ang posibleng sampahan ng reklamo ng Commission on Elections dahil sa pagkakaroon ng multiple voter registration. Ayon sa COMELEC, halos kalahati ng bilang na ito ay kanilang na-detect noong 2023. Paliwanag ng COMELEC, mahaharap ang mga ito sa election offense na may parusang nasa 6 taong pagkakakulong at tatanggalan ng karapatan na makaboto. Pwede rin itong patawan ng disqualification na manungkulan sa public offices. Bukod sa 2025 midterm elections, kabilang din sa pinaghahandaan na ng COMELEC, ang 2 plebisito na gagawin sa Bangsamoro ngayong taon. Tiniyak naman ng komisyon na matutuloy na ang unang parliamentary election sa Bangsamoro sa 2025. At mula sa Maynila, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong paghahanda ng COMELEC sa plebisito at parliamentary election sa BARM? Ella, inaasahan natin na maglalabas ng kumpletong detalye dito ang COMELEC, no? Mayroon silang ilalabas na resolusyon hinggil dito. Pero sinabi nga ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia Ella na bukod sa ngayon ay abala na sila sa voter registration bilang paghahanda sa susunod na halalan sa 2025. Bago yung 2025 midterm elections, kasama sa kanilang calendar of activities ay ang 2 plebisito na gagawin ngayon taon, particular dyan sa Bangsamoro region. Ang unang plebisito, Ella, ay gagawin sa March 9, 2024 upang ratipikahan ang pagbuo ng 3 barangay sa Islamic City of Marawi. Ito ang barangay Kurubong, Sultana, Panuruganan at Anguyaw. Susundan naman ito ng isa pang plebisito
sa April 13, 2024 na layo namang lumikha ng 8 munisipyo o bayan na binubuo ng 63 barangay na maging distinct and independent municipalities sa Bangsamoro region. Inaasahan na magpapatupad ela ng election period dyan sa Bangsamoro at bawal yung pagdadala ng mga baril dahil sa gun ban. Samantala, pagkatapos naman ng 2 plebisito na ito ay kanila namang pinaghahandaan ngayon ela ang ng komisyon ang unang parliamentary elections sa Bangsamoro sa May 2025. Ito ay kasabay ng midterm elections. Ayon pa sa COMELEC, ito ay tuloy na. Napaka-importante po yung plebisito sa Bangsamoro sapagkat yan po ay kagustuhan na magkaroon ng 8 munisipyo at later on baka sakali magkaroon ng isang probinsya at first time na magkakaroon po tayo ng parliamentary election sa Bangsamoro ngayong 2025. Tuloy na tuloy po iyan, wala pong postponement, wala pong pagbabago sa schedule natin. Ela, una nang sinabi o nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga leader ng Bangsamoro na tiyaking ligtas ang unang parliamentary elections sa kanilang lugar. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Dante Amento. Napagkasunduan na umano ni Senate President Juan Miguel Meigs Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na itigil ang bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara. Ayon kay Senator Zubiri, nagkamayan sila sa harap mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng 100th kaarawan ni Presidential Chief Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Malacanang. Nagkasundo na anya ang dalawang leader na magtrabaho sa pagpasa ng mga panukalang batas at isang tabi muna ang bangayan ng 2 kapulungan ng Kongreso. Nangako rin anya si Senator Zubiri at Speaker Romualdez na muling mag-uusap sa susunod na linggo. Good news, nag-usap kami ni Speaker, sabi po namin ay let's work professionally, tigil mo ng bangayan and let's continue to work for the benefit of the administration para sa ating mga kababayan. And hindi na maganda kung palagi po kami nagbabangayan, nag-aaway. Unang isiniwalat ni Senator Ramon Bong Revilla na nagkamayan ang 2 leader sa Malacanang at nanawagang magkaroon na ng ceasefire sa sagutan ng mga senador at kongresista. Siyempre, ako naiipit din ako dyan dahil ako yung chairman ng lakas. Siyempre, presidente namin si Martin. And of course, I'm also a senator. Dito naman sa Senado, nagpa-conflict. So let's just hope for the best na maayos na to. No? Dahil lang naapektuhan, hindi naman Senado, Kongreso, taong bayan. Naniniwala ang isang kongresista na walang relevance sa People's Initiative o PI campaign ang kawalan ng registration sa Securities and Exchange Commission o SEC ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA. Ang grupo ang nasa likod ng kontrobersyal na signature campaign drive sa People's Initiative upang amyandahan ang saligang batas. Mula sa House of Representatives, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, ano ang paliwanag ng kongresista? Bakit hindi usapin ang pagiging rehistrado ng pirma na nasa likod ng PI campaign? Ela, batay kay One Rider Partyless Representative Rog Gutierrez, hindi naman requirement ang pagkakaroon ng certificate mula sa Securities and Exchange Commission o SEC para sa People's Initiative na ehersisyoan niya ng karapatan sa isang malayang bansa. Ito ang opinyon ng mambabatas sa tanong kung aware ba ang liderato ng Kamara na simula pa 2004 ay revoked o walang bisa na ang registration sa SEC ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA. Ito ang grupong nasa likod ng pangalap ng PIRMA upang amyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng magkasamang pagboto ng 2 kapulungan ng Kongreso. Gayunman, naging kontrobersyal ang inisyatibo dahil sa mga alegasyon ng panunuhol at pandaraya. Kit pa ni Representative Gutierrez, kailangan lamang ang SEC certificate upang protektahan ang isang negosyo. Subalit hindi naman ito requirement upang makapaglibot at makapaglunsad ng kampanya para sa isang pagbabago sa bansa na karapatan-anya ng mga tao. Naniniwala itong irrelevant o walang katuturan sa issue ng People's Initiative Campaign ang kawalan ng SEC certification of registration ng grupong PIRMA. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz.
Roundup Balita. Iniimbestigahan na ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang ilang ulat hinggil sa umunay nangyaring hacking sa isa sa mga regional office ng Department of Education. Base sa ilang report, sinasabing na-hack umano ang nasa 759 gigabytes data ng isa sa mga regional office ng DepEd na naglalaman ng masiselang impormasyon ng mga guro at estudyante. Nauna nang sinabi ng DepEd na bineberipika pa nila ang nasabing report. Sa post ni at Deep Web Connect sa social media platform na X, ipinakita nito ang sinasabing mga data na na-hack mula sa DepEd Kabuyao. Sa pahayag kahapon ng City Schools Division ng Kabuyao, pinabulaan na nito ang hacking sa kanilang system at nananatili umanong intact ang kanilang data. Pinag-iingat ngayon ang Bureau of Immigration ng publiko laban sa mga peking website na sinasabi ng ngongolekta ng bayad para sa electronic o e-travel system. Inilabas ng immigration ang babala kasunod ng ilang ulat hinggil sa mga pasahero sa airport na sinasabing nakapagbayad na ng e-travel registration. Paglilinaw ng ahensya, libre o walang bayad ang e-travel system. Sinasabing gumagamit ng peking website ang mga scammer at naniningil ng US dollar currency na kung i-convert sa piso ay nagkakahalaga ng nasa 3,000 hanggang 5,000 pesos. Payo ng immigration sa publiko, magpa-register lamang sa official website ng gobyerno sa etravel.gov.ph at i-report sa Cybercrime Investigation and Coordinating Council ang mga peking website na naniningil para sa e-travel registration. Plano ng Department of Transportation na i-adopt ang biometric sa mga airport sa bansa upang mas mapabilis pa ang processing ng mga pasahero. Base sa plano, ilalagay ang biometric sa entrance ng mga airport at sa boarding section. Paliwanag ng DOTR, mas mapapabilis nito ang screening sa mga pasahero kung saan embedded na sa biometrics ang facial scan at passport details. Plano ng DOTR na gawin ang pilot implementation nito sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at sa Davao International Airport Authority. Nasagip ng Philippine Navy ang nasa 85 tao na sakay ng isang ro-ro vessel na nagkaaberya sa katubigang bahagi ng Cebu, Tawi-Tawi. Agad na rumesponde ang BRP Loor Senior na ang makatanggap ang Philippine Navy ng distress call mula sa nasabing barko. Base sa report, sinasabing nagka-problema ang motor ng barko sa gitna ng paglalayag sa bahagi ng Cebu. Nangyari ang insidente noong Martes ng umaga. Wala namang naiulat na sugatan sa insidente. Pansamantala munang ipinahinto ang transaksyon ng mga sibilyan sa loob ng Campo Crame simula kaninang umaga. Nagpatupad ng lockdown ang Philippine National Police bunsod ng pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa command conference ng PNP. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, bakit nag-lockdown at ano-ano ang mga transaksyon ng sibilyan na inihinto? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nagpatupad nga ng lockdown dito sa Campo Crame bilang bahagi ng security protocol na ipinatupad sa pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nag-umpisa ang lockdown kaninang alas 10 ng umaga pero alas 6 pa lamang ay mahigpit na, Ella, ang ipinatutupad na seguridad lalo na sa mga gate dito sa Campo Crame. Bawal na din ang pakalat-kalat sa mga empleyado sa loob ng kampo hanggat nandito ang Pangulo. Sa katunayan, mayroong mga lugar na no entry at tanging ang mga dadalo lamang ng command conference ang maaaring dumaan. Ang mga serbisyo sa mga sibilyan na pansamantalang nahinto ay ang mga frontline services gaya ng pagkuha ng license to own and possess firearms o yung tinatawag na LTAP, firearms registration, police clearance dyan sa one-stop shop sa loob ng kampo, pagkuha ng lisensya ng mga security agency at ng mga security guard sa SOSYA, neuro exam at drug testing naman sa forensic group at pagkuha ng clearance ng mga sasakyan sa highway patrol group. Ayon kay PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., regular naman, Ella, ang pagsasagawa ng command conference pero ito ang kauna-unahan ngayong taon kung saan ang Pangulo pa mismo
ang nagtungo dito sa Campo Crame. Sa Kuman Conference, Ella, karaniwan ang ipinipresenta ng PNP ang kanilang mga accomplishment at ang mga nagawa ng pulisya sa mga direktiba ng Pangulo. Nagre-report din ang PNP kaugnay sa kasalukuyang peace and order situation ng bansa. Sa Kuman Conference din, Ella, inaasahang magbibigay ng utos ang Pangulo sa pulisya sa kanyang mga bagong direktiba. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Tinanggal na sa serbisyo ng pamunuan ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang 10 pulis na sangkot sa illegal na raid sa isang condominium sa Paranaque noong Setyembre. Ang naturang kondo ay tinitirhan ng mga Chinese na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO. Nagbabalik si Leia Ilagan. Sa videong ito, kita ang pagpasok ng mga tauhan ng Southern Police District, District Operations Unit, sa isang condominium sa Paranaque noong September 16, 2023. Bit-bit ng mga pulis ang search warrant, kaugnay sa pag-iingat umano ng illegal na baril na mga nakatira sa condominium na pawang mga Chinese nationals. Sa isang bahagi naman ng video, kitang tinakpan pa ng isang operatiba ang bundle ng mga pera sa lamesa. Ayon kay NCRPO Director, Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., nabalot na ang anomalya ang naturang operasyon. Kaya naman, sinampahan nila ng patong-patong na kasong administratibo ang 36 na mga pulis. Kabilang sa naturang mga kaso ay ang robbery dahil sa pagkuha ng mga ito ng halagang 27 million peso sa vault, Rolex watch at iba pang personal belongings ng mga Chinese. When you bring or dalhin mo yung mga ebidensya, pieces of evidence, physical evidence outside premises that you have raided without the benefit of documenting it, you call it robbery. Mayroon din umanong planting of evidence dahil sa pagtatanim ng 2 baril at 2 magazine. Pag-abuso sa pagsisilbi ng search warrant dahil sa pagpasok ng mga ito sa iba pang kwarto na hindi naman sakop ng search warrant. Perjury naman sa pagsisinungaling sa mga pagdinig sa Kongreso habang under oath. Falsification of public documents dahil sa hindi pagsasama sa inventaryo ng nakuhang 27 million pesos. Obstruction of justice dahil sa pag-unplug ng CCTV at hindi pag-deactivate ng body-worn camera. At ang paglabag sa police operational procedures. Yung 36, they were recommended for summary hearing after 2 months of full-blown investigation and pre-charge investigation. So we are waiting for 2 presidential clearance for 2 personnel kasi isang general, isang colonel, kailangan ng presidential clearance for summary hearing. Therefore, 34 lang ang ating nag-proceed yung summary hearing. Nagkaroon ang pagdinig sa Kongreso kaugnay sa naturang anomalya, kung saan 8 sa mga itong nakulong matapos ma-cite in contempt dahil sa pagsisinungaling sa naturang hearing. Kaya naman ang pamunuan ng NCRPO, 10 sa mga ito ang tinanggal na sa serbisyo. Demotion naman ng isang ranggo pababa ang ipinataw sa 7 iba pa habang suspended naman ang 17 sa mga ito. Bagamat kasama sa kinasuhan, naghihintay pa ang NCRPO ng presidential clearance para umusad ang kaso laban kina dating SPD Director Police Brigadier General Roderick Mariano at SPD Comptroller Police Colonel Charlie Cabradilla. Based on his statement ay hindi niya alam. But based on testimony unsigned by the chief of the DSOU, alam niya. But this will be ventilated through the conduct of summary hearing kasi nihintay lang natin yung presidential clearance. Ang mga natanggal na pulis ay hindi na makatatanggap pa ng mga benepisyo. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tatalakayin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang regulasyon sa electric o e-bikes na dumadaan sa national highways.
Nauna nang inatasan ng Department of the Interior and Local Government ang mga LGU na mahigpit na ipagbawal ang mga e-trikes sa national highways upang maiwasan ang mga aksidente. Mula sa Pasig City, alamin natin ang detalye kay JP Nunez live. JP, meron bang patakarang ipatutupad ang MMDA para sa mga e-bike sa Metro Manila? Ella, sa ngayon ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nais nilang pag-isahin ang mga patakaran ng mga LGU sa Metro Manila pagdating sa mga regulasyon para sa e-trike at e-bike, mga kuliglig at mga tricycle. Ayon sa MMDA, sa ngayon kasi, mayroong mga LGU ang nagbibigay ng prangkisa sa e-trike. Nababahala umano ang MMDA dahil dumadami ang reklamo sa mga e-bike. Pero meron pa umanong nagmamaneho ng e-bike na tila menor de edad at estudyante pa lamang. Ayon sa MMDA, nakakapagpabagal ng daloy ng mga sasakyan ang e-bike sa mga national road. Kanina, nagsagawa ng pagpupulong ang mga representative ng Department of Transportation, Land Transportation Office o LTO, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at ang MMDA. Isa sa tinitignan ng MMDA na magkaroon ng pagbabago mula sa mga distributor dahil isa sa nagiging selling point na hindi na kailangang irehistro ang e-trike at hindi na rin kailangan ang lisensya sa pagmamaneho. Sa ngayon, pag-aaralan pa ng MMDA at ng ibang attached agency ng DOTR kung paano isasaayos ang regulasyon para sa mga e-bike at e-trike. Sa ngayon, Ella, wala pang regulasyon para sa Metro Manila na iisa para dun nga sa e-bike at e-trike. Pero isa yun sa pinag-aaralan ngayon ng MMDA, katuwang yung mga attached agency ng DOTR para makapaglabas ng penalty doon sa mga lalabag na e-bike at e-trike. Kabilang na dyan yung impounding ng mismong mga e-bike at e-trike. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasig City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, JP Nunez. Isinusulong sa Senado ang panukalang batas na taasan ang multa sa mga mahuhuling nagmamaneho ng sasakyan habang nasa impluwensya ng alkohol. Sa ilalim ng Senate Bill 2546 na inihain ni Senator Raffy Tulfo, layo nito na amyandahan ang Republic Act 10585 o ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Mula sa dating 300,000 pesos hanggang 500,000 pesos na multa, gagawin na itong 500,000 hanggang 1 million pesos. Kukumpiskahin rin ang driver's license at masususpindi ang paggamit nito ng 2 taon. Ayon sa mambabatas, batay sa ulat ng Land Transportation Office, nasa 402 na aksidente sa kalsada ang kanilang nirespondehan mula January hanggang August 2022. Sa nasabing bilang, 353 sa mga driver nito ay nagpositibo sa alcohol nang sumailalim sa pagsusuri. Sa ulat naman ng Highway Patrol Group, nakapagtala ng 59 road accidents dahil sa mga lasing na driver noong November 2022. Mas mataas ito ng 90% sa naitala noong October 2022 na 31 incidents. Plano na ng Senado na ipasa sa pinal at ikatlong pagbasa ang panukalang aumento sa sahod para sa pribadong sektor sa susunod na linggo. Kahapon, lusot na sa ikalawang pagbasa ang panukalang 100 peso legislated daily minimum wage increase. Giit ng mga senador, kailangan ng itaas ang arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor dahil sa taas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Nanawagan naman si Senate President Juan Miguel Mig Zubiri sa Kamara na agad na ring ipasa ang panukala. Inaasahan umano na aabot sa 4.2 million minimum wage earners ang makikinabang sa panukala sa oras na maging batas. Inaasahan natin, natuluyan po natin ito, maipapasa on third reading sa Lunes, susunod na linggo, at umapila din po kami sa Kamara na aksyonan na nila ang ating wage increase bill. Sama-sama natin sagutin ang tunay na hinaing ng ating mga
manggagawa at mga kababayan. Itinanggi ng garbage contractor ng Quezon City na International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated o ISWIMS ang mga alegasyon ng kanilang mga palero at garbage truck driver na pinababayaan ang kanilang mga empleyado, walang sapat na pasahod at walang social benefits. Katunayan, ayon sa kumpanya, nasa proseso na sila ng regularisasyon sa kanilang mga tauhan. Iginiit naman ang mga naaksidente at nagkasakit na mga palero na pahirapan ang pagkuha ng ayuda mula sa kumpanya. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Isa-isang sinagot ng legal counsel ng International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated o ISWIMS Incorporated ang mga alegasyon ng kanilang mga empleyado laban sa kumpanya. Ayon kay Attorney Mark Erwin De Los Reyes, hindi totoo na tinanggal nila ang marami sa kanilang mga palero sa Quezon City simula nang magreklamo ang mga ito sa patakaran ng kumpanya. Nagbigay din umano ng tulong ang kumpanya sa mga empleyado na naaksidente at nagkasakit habang nasa trabaho para sa medical expenses at di rin naman lumapit ang kaanak ng isang nasawi. Fixed rate o pakyawan ang kanilang mga palero na kaya naman matapos ang trabaho sa loob ng 2 hanggang 4 na oras pero nagtatagal umano ang mga ito dahil nangangalakal pa ng basura. Hindi rin umano nakakapagpasa ng mga requirement ang mga palero kaya hindi pa naipoproseso ang kanilang regularisasyon. Para po dito sa iba pong nagre-reklamo kay Mr. Eduardo Flores and Prudencio Manalo, based po sa records, wala po kaming terminate. Sila po ang hindi pumapasok at wala rin po kaming hindi sinwelduhan. Kasi so far po, normal po yung operations namin since nung lumabas po na may mga nagre-reklamo. Aminado ang ISWIMS na nasa proseso pa lang ng pagregular sa kanilang mga palero na ang status ay mga pakyaw worker. Mostly po yung mga paleros po namin, pakyaw pa po sila. Pero may movement na po yung company ngayon na para po maayos po yung mga questions. Parang pinaplano na po na irregularize pero hindi pa rin po mafufuli kasi hindi po rin namin, ginagawan pa po namin ang formula. Sinagot din ng mga palero at iba pang empleyado ng ISWIMS ang pahayag na ito ng kumpanya. Anila, sa katunayan mas marami pa ang hindi na pinapapasok simula nang lumabas sa media at lumapit sila sa pamahalaan para magreklamo. Tinanggal na po kami kasi yung mga pangalan po namin sa trip ticket na nakikita nila, binubura po ng kanilang, pinupunit po yung papel na nakikita ng operation manager nila. Kaya pag nakikita po kami, wala na po, hindi na po kami makapasok sa loob ng garahe. Napipilitan din daw silang mangalakal dahil sa baba ng kanilang kinikita at hindi rin kakayanin ang isinasabi ng ISWIMS na 3 hanggang 4 na biyahe sa isang araw sa haba ng ruta, traffic, bigat ng kanilang trabaho at iba pang pinagagawa sa kanila. Kakayanin namin ang 3 oras yan kung wala na pong pagdudurog ng basura kasi po pinapadurog nila para kumasi lang ang ruta na mahaba. Mahaba po ng ruta namin. Apo-apo po talaga kami sa truck. Tapos simple po naman yung mga nakikita namin mga plastic, mga pambintay, kinukuha din naman po para naman po may dagdag doon sa aming kita sa araw-araw. So, magkano lang po yung kita namin? 150 na po ang isang biyahe. Ang layo-layo ng ruta. Sinabi naman ng mga naaksidente gaya ni Jamar at Randy na nakatanggap sila ng medical assistance mula sa kumpanya pero pahirapan bago nila ito nakuha. Wala pong 12,000 sir. Kasi kami naman halos sir ang gumastos ng ibang pamasahe pabalik-balik sa ospital. Ospital lang po yung kulang pa po. Wala, hindi pa po kasama yung kain namin doon sa loob. Yung pamasahe namin kulang pa po. Ani Jamar, nagtrabaho na rin siya bilang palero sa mga naunang kumpanya pero kumpleto ang kanilang benepisyo. May holiday pay, overtime pay at sila mismo ang pinupuntahan ng kumpanya kapag nagkakasakit. Si Randy Bano, na garbage truck driver ng kumpanya, October nagkasakit pero January pa nabayaran ang medical assistance. Maging ang trust fund o cash fund na kinakaltas sa mga driver, umabot na umano sa 90,000 pesos ang naipon ni Randy at nasa 25,000 pesos lamang daw ang naibalik.
mga ilang buwan binalik-balikan ko kung kailan nila iba, kay kailan nila balik yung pera na yon. Pero inabot na po ng January, saka po nila binigay. Kasi ito pumunta doon sa HR. Sabi ko, pumunta ka doon, magpakita ka. Para alam na yung kalagayan mo. Alam na yung sitwasyon mo, baka sabihin na nagsinungaling ka. Sa cash van daw kinukuha ng kumpanya kung sakaling may nasira sa sasakyan bilang pampaayos. Itinanggi rin ni Aling Sunaya, ina ng nasawing Palero, na hindi siya nagbigay ng death certificate ng anak para makakuha ng tulong. Ilang beses daw silang nagpabalik-balik sa kumpanya. Nagdala kami ng death certificate doon para manghingi ng kahit kaunting tulong nila. Pinaiwan man nila. Sabi nila, balikan na lang sa Las Lamay. Ay di binalikan namin ng Las Lamay. Ang sagot sa amin, puntahan ninyo sa Annapolis. Hindi naman namin alam yun. Ano kami pupunta? Marami pa raw ang mga Palero at driver na naaksidente dahil sa trabaho pero hindi rin nabibigyan ng pansin. Sentimiento nila, sana abutin sila ng kumpanya dahil limitado ang kanilang kaalaman pagdating sa kanilang karapatan. Magkaroon din daw sana ng malasakit ang kumpanya para sa kanila. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain ng reklamo ngayong araw ang Bureau of Internal Revenue laban sa dalawang korporasyon na sinasabing nagbebenta umano ng ghost receipts. Bukod dito, nalabag din umano ng mga ito ang ilang batas hinggil sa pagbabayad ng tamang buwis. Mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, sino itong kumpanyang sinampahan ng kaso ng BIR at ano ang kanilang naging violation? Yes, Ella, nagsampa ng criminal cases ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa pangunguna ni Commissioner Romeo Lumagi Jr. laban sa dalawang korporasyon na umano'y nagbibenta ng ghost receipt. Ang 14 na criminal information ay laban sa 5 corporate officers at accountant ng Decarich Super Trade Incorporated at Reddington Corporation. Ang nasabing criminal information ay inihain ngayong araw, Ella, sa Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court ng Quezon City. Tax evasion, failure to file tax returns at iba pa ang nakita ng Department of Justice sa kanilang preliminary investigation sa dalawang nasabing korporasyon. Ang ghost receipts, Ella, ay mula sa mga ghost corporations na ginagamit upang makagawa ng mga hindi tunay na transaksyon at makatakas sa tamang pagbabayad ng buwis. Matatandaang ang Decarich Super Trade Incorporated at itong Reddington Corporation ay kabilang sa unang batch ng mga ghost corporations or sellers na hinainan ng BIR ng reklamong kriminal sa DOJ noong nakaraang taon. Kanina nga, Ella, nagpaalala rin si Commissioner Lumagi Jr. sa lahat na huwag nang antayin na mapadalhan pa ng sulat ng BIR bago tumugon sa tamang pagbabayad ng buwis. Ayan muna ang update. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Kasalukuyan pang nagpapagaling ngayon ang 4 sa mga biktimang nasugatan kahapon matapos na gumuho ang bahagi ng 2 palapag ng isang simbahan sa San Jose del Monte, Bulacan, habang nakauwi na sa kanilang mga bahay ang ibang mga biktima ng aksidente. Mula sa Balagtas, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, kumusta ang kalagayan itong 4 na biktima na nagpapagaling pa sa ngayon? Malubha pa rin ba ang kanilang kondisyon? Sa ngayon, Ella, ito nga ay under observation at stable naman yung kalagayan ng 3, maliban na lang dun sa isa na under operation nga dun sa kanyang kalagayan matapos itong mabalian ng buto. Marami ang nasaktan at nasugatan sa nangyaring pagbagsak ng 2 palapag ng isang simbahan sa Barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan kahapon. Nangyari ang insidente habang nagpapahid ng abo nang biglang bumagsak ang 2 palapag ng kahoy at marami din ang nadaganan nito. 55 dito ang kabuuang dinala sa hospital, subalit marami na rin ang nakauwi sa kanilang mga tahanan matapos magtamo ng minor injury. Ayon kay Gina Aison, ang head ng MDRRMO ng
ng San Jose del Monte. Apat na lang ang minomonitor nila na nagpapagaling ngayon. Dalawa rito ay edad 82 at 70 years old at nasa Skyline Hospital. Isa naman ang 64 years old na nasa Grace Hospital. Stable naman anila ang kalagay ng tatlong pasyente. Maliban na lang sa isang 49 years old na under operation dahil sa tinumunitong bali sa katawan na nasa Qualimed Hospital. Sa ngayon po ay out of 55 na injured po yesterday, may apat pa po tayong closely na minomonitor namin na nakakonfine po sa iba't ibang pribadong ospital ng lungsod ng San Jose del Monte. Isa po doon ay need na po ng surgery dahil po meron siyang wrist fracture po. Ayon pa kay China, sinagot naman ng Diocese Malolos, LGUs at City Government ang gastusin sa mga pasyente na na-ospital, maging ang gagastusin sa operasyon at pagpapalibing sa namatay na 80 anyos na lola na inatake sa puso matapos na masaktan sa nangyaring insidente. Sa ngayon, pinasara na ng City Government ang nasabing simbahan at kailangan pa rin itong imbestigahan, lalo na delikado ang lugar upang wag nang maulit pa ang nangyaring may insidente at wala na rin masaktan sa nasabing simbahan. At Yamutilites Live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Idinadaing ngayon ng ilang flower farmers sa Benguet ang pagdami ng mga imported na bulaklak sa merkado na siyang nagiging dahilan ng matumal na bentahan ng mga inaning mga bulaklak. Mula sa La Trinidad, Benguet, makibalita tayo kay Grace Doctolero live. Grace, kumusta ang mga flower farmers dyan sa Benguet? Yes, Ella, magandang tanghali. Nararanasan nga ng mga flower farmers sa La Trinidad, Benguet ang oversupply ng mga bulaklak. Katunayan, ang ilang mga flower farmers sa tinaguriang Rose Capital of the Philippines, marami sa kanila ang hindi na ibenta ang kanilang mga inaning rose nitong nagdaang February 14. Walang naging problema sa supply ng bulaklak. Ito ang tiniyak ng Flower Grower Association sa Benguet ilang araw bago ang Panagbangaw Festival sa Baguio City. Sa ngayon ay nararanasan ang oversupply ng bulaklak. Malaking bagay raw na mayroong greenhouses ang mga taniman ng mga bulaklak sa Benguet. Wala ring problema sa delivery sa mga bulaklak. Kahapon, inabutan ng news team sina Steve Kisi na nagbabalot ng kanilang inaning bulaklak na sunflower pero ang inaning mga rosas nakatambak lang sa isang lugar. Ayon kay Steve, hindi raw nabenta ang kanyang 120 na bundle ng rose dahil sa oversupply ng rose maliban dito. Sa monitoring nila, marami din ang naglipa ng imported na bulaklak na siyang idinadaing nila. Ang mga bulaklak na radus, hindi na rin ito inani dahil wala pang pagbebentahan ng mga ito ayon kay Steve. Kung walang bibiling aanihin na lang ito at gagawing pataba o itatapon. Dahil sa maraming supply, wala rin pagtaas ng presyo ng bulaklak. Kung dati raw ang isang bundle ng rose na large na ibebenta nila ito ng 1,000 hanggang 1,200 pesos. Pero ngayon, nasa 600 to 700 per bundle na lang. Umaasa mga flower farmers na matutulungan sila ng Department of Agriculture na mabawasan din o mapababa ang presyo ng mga input sa pagtatanim ng mga bulaklak gaya ng abono na pasakit sa kanila dahil sa taas ng presyo. Ganon din ang pagbabantay ng paglipanan ng mga imported na bulaklak na dahilan kaya bumababa ang presyo ng kanilang inaning bulaklak. Yan mo ang balita mula dito sa La Trinidad, Benguet. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nahalal bilang bagong presidente ng Indonesia si Prabowo Subianto, kapalit ni outgoing President Joko Widodo. Ang 72-year-old na dating defense minister ang nanguna sa botohan laban sa dalawang katunggali na sina ex-governors Anies Baswedan at Ganjar Pranowo. Dalawang beses nang kumandidato sa pagkapresidente si Prabowo Subianto bago pa ang kanyang pagkakapanalo. Labis naman itong pinasalamatan ang lahat ng mga sumuporta sa kanyang kandidatura. Iaanunsyo ng National Election Agency ang official results ng eleksyon sa March 20.
Isang panibagong istorya ang inihanda ng KDR Music House at Wish 107.5 para sa unang Wish Date Concert ngayong 2024. Nagpahayag naman ng matinding excitement ang mga bibidang aktor dahil ito ang kanilang magiging unang pagkakataon na sasabak sa live acting sa harap ng maraming wisher. Narito ang report ni Gladys Toabi. Minili ko ba to? Are you open to have a date with me? Parang masyadong mabilis yung galawan. Sabi nga nila, ang buhay ay parang alon ng dagat. Minsan, tahimik at payapa. At may pagkakataong hahampasin ka ng alon ng problema. Ngayong Biyernes, isang panibagong storya ang aantig sa ating mga puso sa Wish Day Tide. Iikot ang kwento nito sa pagharap sa mga hamon ng buhay at kung papaanong nagtitiis at nananaig ang pag-ibig. At upang bigyang buhay ang mga karakter sa storya, muling matutunghayan ang pag-arte ni na Junjun Quintana at Mary Joy Apostol. At ang kaabang-abang ay ang pagsabak nila sa live acting sa unang pagkakataon. Yun ang natutuwa ako sa Wish Date na pinapakita nila palaging human stories. And this time, I'm really looking forward to be able to perform in front of many people in Araneta Coliseum. And it's going to be my first time as an actor to perform, you know, to have a live performance po. And kaabang-abang, masasabi ko na sana mas maging exciting for this particular episode. Yes, pero may kaba. Hindi nawala yung kaba ko kasi nga last ko yata na nag-live is high school ako. Oo, parang Cinderella pa ata yung pinortray ko nun. Pero ito talaga totoong live siya. So ayun, I'm very excited. Kasama rin sa kukumpleto sa cast si Liniel Navidad. At Iyana Sumalpo. The first time ding mapapanood sa big screen ng Wish Date Concert. Ibinahagi ng mga aktor bagaman kabado sila sa kanilang first time. Masaya at excited sila na mararanasan nila ito sa Wish Date na magaang kasama at katrabaho. When I first read the story, it was very interesting. One thing that came to mind is, wow, ang sakit. The ability of the character to overcome that or to make a resolution about the problems, it's actually amazing. And so far, the story is good, it's great. You really have to watch it. First of all, I am happy and I am honored to be here. First of all, I was, ano po, kinakabahan pa po ako sa una, pero at the same time, I'm excited and happy and thankful po. Aabangan din ang live performances ng OPM icon Joey Albert. Premier vocal group The Company. Coming singer Hacky. The only exception, you. The only exception. At 2023 Peep Up Indie Artist of the Year, SI. Tunghayan ang mga nakakadalang eksena at mga awiting inihanda ng OPM artist sa Wish Date Tides ngayong Biyernes, February 16, alas 7 sa The Big Dome. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kawikaan, Kapitulo 21, Versikulo 21, na nagsasabi, ang sumusunod sa katuwiran at kagandahang loob, nakakasumpong ng buhay, katuwiran at karangalan. Balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan man panig ng daigdig at dito sa UNTV,
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.